Yo, what's going on, guys? Welcome back to Finanstein. At ngayon, guys, mayroon tayong bagong lesson para sa data manipulation. So, which is the part 2 of our new lessons, which is database manipulation. Para sa mag-take ng IST Specialist Proficiency and Sun Examination. So, sa mga nagtatanong pala, guys, sa mga schedule ng examination ng DACT, so, mag-post po ako sa ating Facebook group, Finanstein Community Page. So may mga nakita po ako mga bagong schedule para sa mag-take ng diagnostic examination. So i-post ko na lang, isasabihin ko na lang si Luz, moderator ng page, para i-post yung mga schedule, guys, no? So today, syempre, guys, pag-usapan natin. ICT Specialist Proficiency, Hands-on Examination, or Second Examination, Data Manipulation 2, or Part 2, no? At pag-uusapan natin, guys, ito. Yeah, medyo marami-marami, guys, no? So, how to use like, yung keyword na like, at yung mga function na tinatawag na concat, count, sum, sort, SQRT, which is square root, and mean, max, upper, and lower, no? So, ito, guys, mapakita ko sa inyo, guys, paano gamitin ito, no? Para sa ating part 2. So, bago yun lahat, gusto nga ba i-review ko muna kayo, guys, sa previous lesson natin. So, review ko muna kayo, guys, para maging prepare kayo, no? Baka sakali mo ba sa exam. So, this, pag sinabing distinct, guys, sa previous lesson natin, guys, ang pinapakita niya is yung mga list na mga member, list ng column na walang duplicate, no? So, it takes duplicate item away. So, yung ginagawa ng distinct, guys, tandaan niya, no? Pag sinabing top naman, it shows number of row items in the table. So, kung yung nilagay mo, specify mo yung number doon sa katabi ng top. So, kung for example, naglagay ka ng 4, so basically mangyayari, ang ilalabas lang niya doon is yung 4 members, no? 4 lang, guys, no? Kung 8 yung lalabas. So, magsimula siya sa pinakaunang list pababa. Doon sa pinakababa, yung dinedetermine yung number na nilagay mo. Sabihin, kung 8 lang yung lalabas doon sa list. At yung pinaka-last na member is doon sa pang-8 na nilabas niya, no? Tandaan niya, no? Next one is order by. Pag sinabing order by, it organizes items in the table. So, ang ginagawa niya, guys, no? Ino-organize niya alphabetically or numerically, no? Yung mga list ng members doon sa database, no? And syempre, meron din tinatawag na ascending order and descending order. So pag sinabing ASC, guys, ang ginagawa niya, in-organize niya yung pinakamaliit sa pinakamalaki. So unahin niya yung i-list yung pinakamaliit papunta sa pinakamalaki, no? Pag sinabing descending order naman, ang gagawin naman niya, ang trabaho naman niya is kukunin niya, ilalabas niya yung pinakamalaking number or yung pinaka-last na letter or word doon sa list. And then, palit ng palit, for example, kung by numbers, so unahin niya pinakamalaking number and hanggang sa lumiit, no? Inalabas niya sa table. And syempre, kung letter Z, ang pinaka-last is letter A, kung descending, no? Pero kung ascending, uunahin niyo letter A, papunta sa letter Z. Okay? So, next is where. It points the location of the item. So, dito, guys, ini-specify yung nilagay mong value mismo doon sa katabi ng where. So, for example, kung hinahanap mo is yung ID and what type of ID, anong number ID hanapin mo. So, ilalagay mo doon, for example, 5. Ibig sabihin, yung may 5 na member doon sa table, doon sa database, yun ang ilalabas niya doon sa data grid view na ginawa natin, no? Depende kung anong gagamitin mong data table. So, yan, guys, no? Ini-specify niya kung ano yung value na nilagay mo. Yun ang papakita niya, guys, no? So, meron tayong tinatawag na between. It shows the range of the row items. So, dito, guys, pinapakita yung range. For example, kung naglagay ka ng, for example, sa ID, naglagay ka ng 5 and then 10. So, basically, ang nilalabas niya, yung 5 hanggang 10. And then, yung 5, and then yung, kung ano yung nasa loob ng 5, between 5 and 10, yun ang nilalabas niya, and syempre, yung 10. So, yan ang ginagawa ng between, guys, kapag ginamit yun siya sa where. Na, where na keyword, no? So, basically, kunin niya yung range
nung in-specify mo na number or yung in-specify mo yung letter. So next one is in, no? Then may open close parenthesis. So ito isang uri ng function, guys, no? Para sa meeting yun, guys. So ang ginagawa nito, guys, it shows specific row items depending from the value given. So ginagawa nito, guys, itatabi nyo siya dun sa where, guys, malapit sa where. So dito, guys, sa open and close parenthesis, ilalagay nyo dito yung value. For example, ang hinahanap mo is, for example, dun sa ating mga members, dun sa ating table, mga students, no? For example, hinahanap mo is 9. Ni-specify mo yung 9. So basically, mangyayari, ang ipapakita niya doon, yung may grade na 9. So yun ang ginagawa niya, guys, no? Binibase niya sa loob ng open close parenthesis. Pwede mo dagdagan, guys. Nung previous lesson, guys, pinakita ko kayo na pwede itong dagdagan, guys. Na pwede kayo maglagay ng mga additional numbers. Lagyan nyo na ng comma, no? Yan, guys, no? It shows specific rows items depending from the value given. And syempre, meron tayong tinatawag na not in. So itong ginagawa nito, guys, ang pinapakita lang niya yung value. So for example, naglagay ka ng value na 12. So kapag naglagay ka ng sa not in, guys, ano mangyayari, guys, itatanggalin niya yung kung yung nilagay mo. For example, naglagay ka ng grade na 12. So the rest na number, papakita niya except yung 12. So yung nagagawa not in, guys. So specify mo yung ayaw mong lumabas doon sa table. So it shows rows item except the value of row given. So syempre, guys, our new lesson for today is, yan, syempre, guys, new lessons. And pag-usapan natin dito, guys, isa na dito ang like, no? Actually, pinakita ko na sa inyo, guys, ito nung previous lesson natin na paggamit ng like doon sa search data, searching data, no? So kapag nagda-type ka, kung ano yung tinype mo, yun ang lalabas doon sa table or sa data grid, yun na ginagamit natin. So sabi dito, guys, it compares and shows the row items that match on the cell value from the given value. So, ang ginagawa nito, guys, kino-compare niya kung yung tinype mo. For example, naglagay ka, guys, ng Gladys, no? Gladys yung pangalan. Kung yung tinype mo doon, yun ang lalabas, maghahanap siya ng item nagmamatch doon sa tinype mo, no? So, isi-search niya yan, guys, no? Siyempre, may mga, bago may ma-perform yung activity na yan, may mga tinatawag na wildcards. So, itong wildcards na to, guys, gagamitin nyo to para maging effective yung paggamit nyo ng like, no? So, isa na dito yung, yan, wildcards. Meron tatawag na percent. Percent wildcard. So, pinakita ko na sa inyo, guys, itong previous lesson natin. Para sa kalaman nyo, guys, marami kang pwede gamitin na wildcard sa paggamit ng like keyword, no? So, it shows output by zero or more characters. Yan, guys, no? So, ito, guys, ginagamit to kapag meron kang gusto mong specify or certain or specific word na nandun sa cell na yon. So, ginagamit to, guys, para pag nagdag-type ka, pag may nakalimutan, for example, may nakalimutan ka na pangalan pero alam mo yung apelido, so, ina-type mo yon. So, alalabas na doon kung ano may apelido na yon. So, yan, guys, yung percent, guys. Papakita ko na yun, guys, no, sa paggamit nito. So, dito, guys, sa ating Visual Studio, yan, mag-play tayo, guys, dito, no? Hindi tayo mag-code, guys. Mag-ano lang tayo, mag-query tayo dito, guys. Gaya nung una, guys, no? Nung pinakita ko sa inyo, guys, paano gumana ng ano, ng text box. You can rewatch my videos, guys, previous videos. By the way nga pala, guys, sa mga matitik ng diagnosis, pwede kayo mag-watch ng previous videos ko. Sa mga wala pang idea na nag-post na ako dito ng previous lessons related sa diagnostic examination, guys, no? So, mag-start na tayo, mag-play tayo, no? Ng program. And siyempre, maglalagay tayo ng username Mark123 Perez123 and login, no? So, gamit tayo na magnifying pala, no? Magnifier para ma-maximize, guys, yung tinatype natin, no? So, yan. So, yun, guys, magta-type ako dito. Nagagamit tayo ng where clause. And we're going to use the wildcard of percent, no? Gagamit tayo ng percent wildcard. So, select. Sabihin natin all. From, and then ilagay natin, maglalagay tayo ng, ilagay natin yung database, which is what? Pinoy Einstein org underscore db, diba? Ito yung pinangalan, dot dbo dot, ano yung lagay natin? Student table, diba? Select all from Pinoy Einstein org underscore db student table. So, i-query natin. Operation success. So, ito yung, guys, list, di ba?
ito yung list ng ating student table. No? Ngayon, gagamit tayo ng paano gumamit ng like. No? Pinakita ko na guys sa previous lesson natin guys. Pero dito, mag-advanced lesson tayo pagdating sa like. No? So, pinakita ko na kayo guys ng previous lesson ko tungkol sa where. Yan, di ba? Where, full name. And then, pagkatapos nito, gagamit tayo ng like. And then, single quotation, naglagay tayo ng percent. Kapag gumamit ka ng percent guys dito, and then naglagay tayo sa, for example, AL. AL, di ba? And then, nag-query tayo, operation success. Napansin mo, si Alvin lang yung lumabas dun sa list. So, yan guys, no, kapag ka yung percent, nasa huli, ibig sabihin, ang pinapoint mo dito, ang hinahanap niya, yung pinakaunang letter dun sa word, or mga words. So, for example, dito sa full name, since full name ang kinukuha natin, ang iuunahin niya, yung first word, yung first letter na makikita doon sa name na yon. So, Alvin Jeronimo, di ba ang pangalan? Since nalagay natin AL, sabihin, ito yung nilabas niya. Kasi ito yung mga first word. Kaya guys, kapag ka yung percent nasa huli. Ngayon naman, kapag ka nilagay mo sa una, yung percent sign, percent wildcard, so kapag nag-query ka, mapapansin mo, walang lumabas. Bakit, no? Kasi wala namang al, walang al dun sa last letter, dun sa bawat name ng bawat row, sa column na full name. Walang word na ganito. Pero, kung maglagay ka ng O, no? Maglagay ka ng O dyan, mapansin mo, lumabas, no? Naglabasan sila, no? Si Alvin Jeronimo, Gilbert Aparejado, Grace Domingo, Kimberly Gansatao, and Princess Castillo, no? Kasi, yung nilagay mo dito is O. Ibig sabihin, since alam natin, nakikita nyo guys, na lahat ng my name ay may O sa dulo. So, ang mangyayari, yan ang ilalabas niya. Yan guys, no, kapag ka yung percent, nasa unahan. Ngayon, ano mangyayari? Kapag ka nagdagdag tayo ng letter, for example, M. Operation success. Si Alvin Jeronimo lang yung lumabas kasi siya lang yung may M-O na sabay dun sa dulo. Naiintindihan niya, no guys, no? Tandaan nyo yan guys. Ngayon, what if naglagay ako ng 2% sign? Pinakita ko yun guys sa inyo ito dati nung previous lesson natin. Kapag 2% sign, ang ginagawa niya, kinocover niya ang lahat ng letter mismo doon sa cell na yon. Okay? So, for example, naglagay ako ng A, A, O. Yan. Nag-query tayo. So, yan guys, no? Naglagay ako ng A, O. Ang ginawa niya guys, nag-search niya ng A, O sa lahat ng part doon sa full name. Napansin nyo guys, no? Kaya napansin nyo kasi Jeffrey Humau As and Kimberly Gansatao. So napansin nyo guys na yung Humau may AO doon na sabay. And also, sa Kimberly Gansatao may dalawang AO sa dulo. So yung ginagawa niya guys, no? Kinocover na niya ang lahat ng buong full name ng name doon sa cell na yon na may nagmamatch doon sa AO. So, may na-detect siya na AO or anumang letter doon sa full name na yon, crossing word na yon. So ilalabas niya guys sa list. Okay? Yan ang ginagawa niya guys no, kapag dalawa nang sabay yung gagamitin mong percent na wildcard. So yan ang ginagawa niya guys no. So yan guys no. So dito guys sa ating PowerPoint presentation, sa ating presentation guys, let's move on to yan underscore represents a single character. So ano 'tong ginagawa nito guys no? For example, wala kang matandaan, yung sabi may gusto kang i-research doon sa database na yun, and then, nakalimutan mo yung pangalan. Pero alam mo, yung bilang ng characters. So, ginagamit si underscore, for example, kung hindi mo matandaan yung letters, yung words, pero yung bilang, yung range ng letters, kabisado mo. So, for example, mapakita ko sa inyo guys sa paggamit ng underscore. Yan. So, dito guys, no? Di ba dito ang ginawa natin kanina, and magde-delete na tayo, tatanggalin natin to. Malitan natin siya ng ano pa rin, single quotation. So, dito guys, no? Maglagay tayo ng, for example, maglagay ako ng tatlong underscore. So, ang ginagawa niya, pag nag-query tayo, yan. Nakapansin nyo guys, ito ginawa ko lang to kanina, si full name na Joe. Naglabas siya ng Joe. Bakit ganon? Kasi nilagay kong underscore is tatlo. Since alam natin na ang Joe is composed of 3 letters, di ba? So, mangyayari, ilalabas niya, 3 letters lang sa doon sa certain cell na yon sa isang row. No? So yun guys, nagagawa ng underscore. So for example, mag-select na ako dito guys, no?
Ang gusto na mangyari, kunyari, kukunin natin si, kunyari itong bilang ng characters ni Fatima o Kap. Ilan siya? Ilan ang characters niya? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, mangyari, for example, mag dito, 11, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ngayon pa nag-query tayo, operation success, napansin mo si Fatima Okap lang yung lumabas kasi siya lang ang may 11 characters. Sabay natin white space, no? Yung space na walang letter. Kasabay siya, guys, no? So, yung nagagawa ng underscore, guys. Or pwede rin na, for example, yung Joe, for example, naglagay ka ng Joe and then underscore E. Kaya kapag naglalabas ka, diba, nakalimutan mo yung letter doon sa name na yon, pwede mo siya mag-query and then nilalabas yung Joe. So, yun, guys, no? Ang nagagawa niya, guys, is nasa-search niya yung word na hindi mo alam, nakalimutan mo na, no? Pwede mo gamitin si underscore para makita yung hinahanap mo. Yan. So, let's move on to yan, brackets. It shows output by any single character within the brackets. Yan, guys, no? So, ano nagagawa ito, guys? And, papakitaan ko sa inyo, guys, na itong brackets na to, pwede natin advance ang kanyang paggamit sa loob ng life. So, for example, guys, dito, guys, sa ating select, nagamit tayo ng brackets. Kaya, for example, yan, dito yung gagamitin ang query. Sa loob nito, guys, lalagay tayo ng ganyan. And then, sa loob nito, kunyari, si Joe pa rin gagamitin natin, guys. Kasi dito sa loob, ang ini-specify lang niya, isang letra lang. So, for example, maglalagay ako dito ng example si Joe. And then, nakalimutan nyo na yung letter kasunod ng Joe, kunyari lang. And then, naisip nyo yung O. So, maghahanap siya ng isang member na may O sa gitna. So, yung ginagawa niya, guys, no? Hanapin niya yung name na nag-match doon sa may O man doon sa database, sa student table. So, kunyari, nag-query ako. Napansin nyo, yung Joe pa rin yung nababas, no? Ngayon, kapag pinalitan natin to, guys, for example, A. Yan, guys, wala nangyari, walang pinakita. Kasi nga, ibig sabihin, parang sinasabi niya na J-A-E na word na magkasabay doon sa database sa student table. Yan, for example, gagawa tayo ng Alvin. Napansin nyo, guys, na walang nangyari. Walang pinakita. Bakit? Kasi pagkatapos ng Alvin, mayroong susunod na ano, na pangalan. So, iba Hieronimo. At pag i-click natin, guys, yung select, napansin nyo, may Hieronimo pa siya nang kasama. Ibig sabihin, kapag nag-search ka ng ganito, wala siyang walang lalabas. Pero kung nagpakita ng ganito, so yan, guys, no? Kapag binuo mo yung pangalan, so basically mangyayari, guys, kapag ka may isang letra ka na nakalimutan mo and then naisip mo na bigla mo na predict na may letter na I think it's ganitong letter. So yan ang ginagawa ng brackets, guys. Inispecify niya yung name na may letter na ganito. Okay? Yun ang pinapakita niya sa list. Ngayon, guys, what if nagpakita ka ng brackets na ganito and then naglagay ka ng percent? Pwede yan, guys, no? Allowed yan sa SQL server. So, pag nag-query ka, mapansin mo, si Alvin lang yung lumabas kasi siya yung letter na A, siya lang ang merong ganyan sa lahat ng member. So, makikita nyo, pag nag-select tayo, no? Mapansin nyo, siya lang yung may A sa lahat ng list. Ang nauunang letter A sa lahat ng list. Ngayon pa naglagay tayo ng, for example, naglagay tayo ng J. Yan, no? Nag-query tayo. Yan, guys, napansin nyo? Ano ba si Alvin Hieronimo and Jeffrey Humauas and si Joe? Kasi bakit, no? Kaya sabi ko dito, A, J. Ngayon sabi ko diba sa inyo, guys, nung una, kapag ka-percent yung nasa huli, hahanapan niya yung letter na word dun sa unahan. Maghanap siya sa unahan sa lahat ng list na unahan na may nagmamatch doon sa nilagay mo na letter. Sa unahan, guys, no? Yun ang binibase niya. So, since nilagay mo si AJ, ibig sabihin, ang ipapakita niya, guys, is yung A and then may kasunod na J kasi yung si Jeffrey and Joe may J sa unahan na letter. Kaya, yun ang ipapakita niya, guys. So, for example, nagaya ko ng G, A, J, G,
So, ibig sabihin, pag nag-query tayo, ilalabas naman niya yung may J sa unahan. Si Gilbert Aparejado, Grace Domingo, and Gladys May De La Cruz. No? Kasi may J, ibig sabihin, kasi alam natin na si Gladys, Grace, and Gilbert may J yung unang letter nila sa pangalan. That's why yun ang pinapakita, guys. Ang ginagawa nito, guys, pinapakita yung first letter na parehas doon sa pangalan. So, binibase niya sa isang letter lang. Pag may nakita siya sa pinakauna na letter na nagamatch doon sa single letter doon sa nilagay mo sa brackets, yun ang lalabas sa list, guys. No? So, napansin niyo si A kasi merong Alvin. Yan, may Alvin, no? Kasi may in, kasi binagit po ito yung A, kaya ilalabas niya si Alvin Jeronimo lang. Kasi siya lang may A na una sa pangalan niya. Then since naglagay ka ng J dito sa gitna, so ibig sabihin, alalabas dito yung may J sa unahan na letter. And then sa G naman, lalabas si Gilbert, Grace, and Gladys. So pwede balik na rin, guys, no? J tapos A, kunyari, jug. So mangyari, ganun pa rin lalabas, guys. Same pa rin ang lalabas. Yan, guys, no? Same pa rin yung lumabas. Kasi, binibase lang kasi niya sa isang letra lang. Yan, guys, no? So, what if, guys, naglagay ako dito ng percent sa una. And dito, tanggalin ko. Ngayon pa nag-query tayo, no? Ang lumabas, ito lang. Bakit, no? Yung maximize natin. Ang lumabas kasi dito, kasi ang A, meron tayong A, no? Sabihin ko yung letter na isang letter doon sa pinaka-last na letter doon sa name, yun ang papakita niya, guys. Nag-base dito, siyempre, kung since nagbanggit ako ng A dito, ito yung nilabas niya kasi wala namang J and G na last na letter doon sa ibang pangalan. Kaya, ang nakapag-design sa SQL Server na ito na ipakita kasi ito lang naman yung available doon sa tinype mo. No? Kahit tatanggalin natin to, ganun pa rin lalabas. No? Yan, di ba? Kung saan pa maglagay ko ng O. So, mangyayari, maghanap siya ng may letter O doon sa last na pangalan. Maghanap siya ng last na letter na may O doon sa pangalan. So, yan, guys, no? Yan na, O. Nagnabasa na sila. Si Alvin Jeronimo, Miguel Luis Catamura, Gilbert Aparejado, Reca Labastida, Grace Domingo, Kimberly Cansatao, and Princess Castillo. Kasi sila lang ang may AO sa dulo, no? So yan, guys, sa paggamit yan, no? Ngayon, what if maglagay ako ng percent sa magkabilaan? So, pag nag-query tayo, yan, na-pray yung success. Yan, no? Naglabas na siya. Ilabas na niya lahat ng member. Kasi, no? Lahat sila ay may A at may O. So, ginagawa, guys, na pag una, kapag gumamit ka na ng dalawang percent sign, percent wildcard sa magkabilaan, and ang entire word ng isang cell na yon, hahanapan niya ng match, no? But since gumamit ka dito ng brackets, ibig sabihin, ibibase niya sa isa-isang letter. So, for example, kung since ang naglagay ka ng AO dito, so, uunahin niya ito, maghanap siya na may A dun sa pangalan, since si Lucy Hernandez ay may A. Ang sa Hernandez niya may A sa gitna, so, ilalabas niya. So, binibase niya, no? Hindi kaya ng kapag walang brackets. Kanyari, walang brackets, guys. No? Hanapan niya, kunin may AO lang. Kailangan sabay. Yan kapag walang brackets, guys, no? So, mangyayari, kailangan magsabay, kunin mo nilagay mo doon sa gitna. But since naglagay tayo ng brackets, yan. So, ibig sabihin, bibase niya sa isang letter lang. Yan ang ginagawa, guys, ng brackets. So, since ang Lucy Hernandez is may A sa gitna, kaya yung nilabas niya. And si Alvin naman, may A siya sa una at may O din sa dulo. So, nilabas niya pa rin. Si Fermi naman, merong A dun sa hayahay, kaya nilabas niya. Si Miguel Luis Catamura, may A siya. Si Gilbert Aparejado, may O. Reca Rabastida, may A. Grace Domingo, may O. And also may A din. But since, kasi baka inisip nyo, guys, since may dalawa siya, may A and may O pa siya, maglalabas ng dalawang record na parehas ang pangalan. Kino-consider na yan yung SQL Server na parehas naman, no? So, since nasa loob naman ng bracket, so, isang member lang yan. So, yan, si Jeffrey, umawas, merong AO, ANO. Si Jorge, may O, may si Kimberly, may ANO also. Meron dyan ang Tarejos, meron silang kanyang-kanyang
o hanggang kay Joe, no? Kahit na capital letter, no? Nadidetect pa rin ng wildcard na percent sa loob ng brackets. So, yan ang ginagawa, guys, ng may brackets. Lalo kapag sinamaan mo pa ng percent sign, mas malakas yung effect niya sa pag-search ng word na hinahanap gusto mo, letter, na nandoon mismo doon sa name na yon or word. So, yan, guys, ang nagagawa ng brackets. Lalo kapag may combination na percent. So, next lesson natin, next will be, yan, minus. Minus, it shows the range of characters specified. So, ang ginagawa nito, guys, gagamit ka, basically, gagamit ka dito ng brackets para gumana to, no? Based sa aking pag-study. So, ang ginagawa niya, guys, mag-specify ka ng letter. For example, may range ka na gusto mo mahanap. For example, gusto mo mahanap is A hanggang E. So, mangyayari niyan, ang ipapakita niya sa list, yung may range, yung may available, kung ano yung tinipe mo doon na, sa loob ng range. For example, guys, so para maintindihan nyo, guys. So, gayto, guys, no? So, yan, guys, no, maglalagay tayo dito. Tatanggalin natin to, no? So, yan dito, guys, no? Ngayon, first, ang mangyayari natin, guys, gagamit tayo ng, yan, AO. So, basically, ang ginagawa ito, guys, parang same pa rin dun sa una. Ang ginagawa lang naman niya, naghahanap siya ng A na may range na hanggang O. So, kapag may range sa loob niyan, hanapin niya kung may itong nasa range hanggang O. Sabihin kasama na yung B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Hanggang O lang. Parang ganun, guys, no? Maghahanap siya ng mga letters na nandoon sa list ng members, no? So, yan ang ginagawa, guys, ng bracket na may minus sa gitna. So, for example, maglalagay ako ng C. So, inalabas lang niya yung may letter na hanggang C. So, yan, guys, no? Si Joe wala na. Hindi niya sinama. Yan. Kasi yung si Joe is nagsimula sa J, no? And then, wala na siyang kasama na ibang word bukod sa Joe lang. Kaya, nilabas niya. Ito lang nilabas niya. Kasi yung Joe, guys, wala siyang C and wala rin siyang A. Kaya, nilabas niya and wala rin siyang also B. Bawat isang letter, guys, no? Kaya, nilabas lang niya, ito lang. No? Na next natin pag-uusapan ay, so yan, guys, oh, circumflex. It shows negation of letter in value. So, ginagawa niya, guys, kuni yung letter na nilagyan mo ng ganito, ibig sabihin, hahanapin niya doon sa database yung walang ganong letter. So, basically, yung mangyayari, ininegate niya, no? Hanapin niya lang kung ano yung walang letter na nilagay mo na may kasamang ganitong symbol. For example, so dito, guys, no? Maglalagay tayo ng, for example, ganito. Yan. So, for example, guys, maglalagay tayo dito ng Alvin Jeronimo. And then, pa nag-play tayo, query. Napansin nyo, guys, no? Hindi lumabas si Alvin Jeronimo. Yan, guys, ang ninegate niya, guys, no? Kapag gumamit ka nito, guys, itong circumflex. So, for example, tanggal natin yung percent sign sa unahan, inalagay tayo ng A or lagay tayo ng G. So, pa nag-query tayo, napansin mo, walang lumabas sa G sa unahan. So, ninegate niya, guys, no? Tinatanggal niya yung member doon sa list kung yung nilagay mong letter doon sa circumflex na symbol. So, for example, naglagay ako ng R. Ngayon pa nag-query tayo. Yan, no? Wala siya, di siya naglabas ng may letter R sa unahan. No? Halimbawa naman, naglagay tayo ng percent doon sa unahan and naglagay tayo ng O. Napansin nyo, guys? Hindi siya naglabas na may O doon sa dulo. Na may O sa dulo, guys. Wala nang inilabas niya. May A, Y, Z, S, except yung O, guys, no? Yan ang ginagawa niya, guys. Ang ginagawa nitong symbol na to is ininegate niya, inaalis niya yung letter na may letter doon sa name na yon. O kung naman number niya, ako naman yung nilagay mo dito, guys, no? Iatanggal niya kung ano yung nilagay mo dito. So, yan ang nagagawa, guys, ng symbol na to. Ito, circumflex. Yan ang nagagawa niya, guys, no? Ininegate niya yung kung naman yung nilagay mo dito, guys, no? So, let's move on to muna tayo sa functions, guys. Sa functions, ang ginagawa dito, guys, is nagpo-perform ka, gumagawa ka ng mathematical operation. And pwede ka rin gumamit ng iba-ibang klaseng operation. Like, for example, pagdudugtong ng mga word, ng mga columns, no?
So, pakita ko sa inyo guys dito pag combine ang dalawang column and mag-form ka ng bagong column, no? So, dito may tinatawag na concat. So, concat guys, it is used to combine columns together to make a new custom column. So, gagawa ka ng bagong column na pinag-combine ng previous mo na column. So, ano nagsabihin guys, no? So, dito guys, tanggalin natin to. Yan. And then, sabi mo dito, di ba? Select all. Ngayon, using concat, guys, no? Kukombine natin yung dalawang column. So, sabihin natin, kunyari, concat. And then, sabihin mo, open and close parenthesis. Yan, guys, no? Now, sa loob nito, ilalagay mo yung mga ikukombine mo na columns. For example, maglalagay ako ng ID, then lagay ka ng comma, and then single quotation. And sa loob nito, lagay ka ng comma in space, and then another comma for the new column. So, kunin natin si full name. Yan. So, yan lang guys, no? And then, i-play natin. Operation success. Napansin mo, nagdugtong yung dalawang column. Diba? Yung ID, kasi ID yung nilagay natin guys dito eh. ID and full name. So, nangyari, nag-combine yung ID na column and yung full name. Napansin yung nagsaman sila, oh. Nagsaman silang lahat, guys, no? Yan, pinagsaman nyo, guys, yung ID and column. Ngayon, guys, napapansin nyo, guys, na wala siyang name, no? Napansin yung column 1, sinabi lang niya dito column 1, pero hindi siya nagbanggit ng name, no? So, dito, guys, na maglalagay tayo na tinatawag na as, yan. It is used to give name for the new custom column. So, ginagawa niya ito, guys, binibigyan niya ng pangalan yung ginawa mong bagong column. So, paano ito gamitin, guys? Makita ko sa inyo, guys. So, dito, guys, ang gagawin ko, maglalagay ako tinatawag na as, space as, and then, anong papangalan mo? So, for example, maglalagay ako ng new list. No? Yung napapangalan ko, guys, no? And then, mag-play tayo. Mag-play yung success. Napansin mo, nagkaroon siya ng pangalan na new list. Yan guys, no? Yan. Yan guys. Meron tayong bagong name sa ating bagong ginawang list, no? Wala. Naghang guys, no? Oh, yan. Kala nga. Ah, okay. Nag-error siya guys, no? Kasi nag-click tayo ng cell. Kasi kapag nag-click tayo ng cell, guys, kapag kulang yung cell natin, hindi niya na naipapasa, hindi niya na na-identify yung index na pinapasahan. So, ang gawin na lang natin, no? Gawin ko muna to guys, ano? Gawin ko muna ng quotation. Gawin ko muna siyang comment, guys, para hindi siya mag-error habang nag-query tayo. Kasi hindi iba na topic natin ngayon, guys, eh. So, ginawa ko muna siyang comment, and I play. Mag-login muna ako ulit. Mark, 1, 2, 3. Peres. 1, 2, 3. Login. Yan. I-paste ko lang to guys, no? So, kapag ka nag-play tayo, and then nag-click tayo ng cell, wala nang error mangyayari. Kasi hindi na siya nagpapasa dito sa ating mga text box. So, para hindi tayo madistorbo guys, kasi mag-login na naman tayo pag nag-error na error. So, ginawa ko muna siyang comment guys, no? Para sa atin sa lesson natin for today. So, yan guys, no? Ang paggawa ng name doon sa bagong gawang column. Yan ang ginagawa niya guys, no? Ng as. Kapala guys, no? Dito man sa ating concat, pwede kayo magdagdag pa additional pa ditong column kung gusto mo, no? Pwede kayo magdagdag dito, guys. Hindi lang dalawa or pwede kami maglagay ng pang marami pang column kung gusto mo, no? So for example, magdadagdag ako another column and I will say comma double single quotation sa loob niya, comma ulit. I will say comma and then ilalagay ko yung gender, 'di ba? And then comma na naman, single quotation, comma, and then comma, ilagay ko dito yung grade. May pa nag-play tayo. Okay, yung success. Napansin nyo na nagsama yung mga members, yung mga items doon sa table. Pinagsama nyo yung ID, yung full name, male, and yung grade. Nagsama sila sa isang table, ay sa isang column guys, no? Sa new list natin pinangalan. So yan guys, no? Eh nga pala guys, dito pwede kayo mag-arrange. Kapag kiniklik nyo pala guys yung column head, nagkakaroon yung arrangement, no? So yan guys, no? So yan guys, kapag pwede kayo madagdag ng ilang column kahit ilang gusto nyo sa loob ng concat.
Eh, pwede rin pang pangalanan. So, yun guys, ang gamit ng concat, guys. Now, let's move on to count. So, ginagawa ng count, guys, counting each row of column. So, basically, ang ginagawa niya, guys, binibilang niya yung row ng isang column. So, bawat row, guys, basically, bibilangin yung ilang, kung ilang row ang meron ka sa loob ng table mo. So, for example, dito, guys, no? Ang gagawin ko dito, tatanggalin ko ito, guys, itong concat, and then, replace natin siya sa count. Yan. Another function, guys, ang gamit sa SQL Server. And then, sa loob dito, sabihin natin, i-count mo yung ID. Yan. As new, sabihin natin, new ID list. So, yan, guys, no? So, kapag nag-query tayo, operation success, nagkaroon nyo ng 18. So, ang gusto niya sabihin, ang lahat ng members sa loob ng table natin is merong 18 members. So, try natin, guys, no, magbilang, no? Click natin itong select. And then, student data selected. Magbilang tayo, guys, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yan, no? Meron tayong 18 members, guys, no? Nabilang niya yung lahat ng row sa loob ng table. So, yung nagagawa ng kahit count, guys. Ito, guys, kahit na sabihin natin na full name, same pa rin yung lalabas niya. Yan, guys, so 18 pa rin, no? Kahit iba-ibahin nyo yan, same pa rin yung lalabas. So, syempre, since new list, sabihin na lang natin dito, number of list. Yan, number of list. No, same pa rin, guys, no? Sabihin natin, palitan natin ng gender. Ganun pa rin lalabas niya, guys. Same pa rin naman. Walang pagbabago, guys. Hanggang sa grade. Ganun pa rin lalabas niya, guys. Binibilang lang niya yung row, basically. Bawat row binibilang niya. So, yung nagagawa ng count, guys, no? So, let's move on to... Yan, guys, no? Sum naman. So, adding all numbers of each row. So, ginagawa ito, guys, lalo na kapag number yung bibilangin. Siyempre, nag-ibig siya kailangan number yung bibilangin, guys. Ilalagay mo dito yung column na naglalaman ng mga numbers. So, i-add niya lahat ng number na yon, no? For example, guys. Dito, guys, no? For example, papalitan ko ito, guys, papalitan ko. And then, sabihin ko dito is sum. Open close parenthesis, ilagay ko yung ID. Tapos, sabihin natin, sa pangalan, napalitan natin ng total. Total. Yan. Total, no? Ang pangalan natin sa column na bago. Kasi pag nag-sum siya, ID, operate yung success, meron siyang 307 sa ID. Pag inadd natin silang lahat, merong 307 ang total. Yung ginagawa, guys, no? Ng sum, ina-add niya lahat ng numbers doon sa bawat column. Sa bawat row, nasa loob ng column. Ng isang column, guys. So, total of 307 kapag inadd natin lahat ng ID. So, for example, grade naman. So, we have 143 ang numbers kapag inadd natin yung mga grade, no? So, yan, guys, nagagawa ng sum. Inaadd lang niya, basically, yung mga numbers ng bawat cell, no? Na pala, guys, pwede kayo magdagdag dito, guys, no? Di ba, nagagay tayo ng sum grade? Pwede kayo magdagdag ng, kaya tawag na? Pwede kayo magdagdag dito, guys. Sabihin natin na count. Yan. And then, sabihin natin ID. Yan, no? Pwede kayo magdagdag, guys, ng another function sa loob nito. And then, pangalan natin ng, instead na count, total, sabihin natin, as counted column. And then, dito sa taas, sa ating sum, papangalan natin as total. Ngayon, pag nag-play tayo, sabihin natin total column. And then, pag nag-play tayo, guys, operate yung success. Napansin nyo, guys, no? Napagsama niya yung dalawang column. Pwede, guys, no? Pwede kayong magdagdag dito, guys. Kung gusto nyo. Walang problema yan. Yan. So, we have counted column. Meron siyang 18 na column na bawat rows. And may total siya na 143. Ang grade natin na sum, no? Inadd natin yung bawat grade. So, meron 143. So, yan, guys, no? So, let's move on to... Yan. Average naman. So, adding all numbers of each row and dividing from numbers of row. So, ang ginagawa ng AVG, which is the average, guys. Average ang tawag dito, guys, no? So, ina-add niya
yung lahat ng numbers and then dinivide niya kung ilang rows yung meron. For example, meron tayong apat na rows kunyari. And kunyari meron tayong 100 na bawat isang row. So i-add natin which is 400 and then divide natin sa 4 which is kasi 4 lang yung row. So magiging ilan? Siyempre 100 pa rin ang kalalabasan. So yun guys, tayo natin sa query. So dito guys, tanggalin natin to. And then palitan natin to ng ABG. ABG. And then ang kanyang average is yung grade, average column. Sabihin natin to, average column. So pala query tayo. Yan. We have only 7. Kasi kung pumunta tayo sa calculator, ganito na lang para makita talaga ninyo. So, di ba mayroon tayong, kung isasum natin, yung grade. Yan. Kunyari guys, no? Mag-sum tayo. Di ba 43 to guys, ang column. Kapag sinum natin yung lahat ng grade. So, kuha tayo ng calculator. Ito yung natin talagang effective nga talaga. Ito yung calculator natin yung ginawa na pinalabas natin, no? So, try natin guys. Di ba dito 143. Ngayon, i-divide natin kung ilang column sila. Ilang row guys, no? So, gaya na kanina, ginawa natin guys is count. Di ba? Count, nyari, grade. Ayan guys, no? Di ba meron tayong 18. No? Para makita nyo guys as counted row. Ayan, counted row guys, no? So, meron tayong 18. Meron tayong 143 kapag inadd natin lahat ng grades. So, i-divide natin siya sa 18. Asan na yung calculator? So, 143 divided by 18. No? Ito yung number ng bawat row. So, equals natin. Nakita nyo guys, no? 7 yung lumabas. No? Isabihin, ang ginawa ng ABG is inadd niya yung mga numbers and then i-divide niya kung ilang row meron. No? Kaya 7 yung lumabas guys. So palitan natin yung guys para makita nyo talaga. Sum of all grades. Yan. Yan. Sum of all grades, no? So dinivide natin yung sum of all grades sa counted row. So 143 divided by 18 equals 7. So yan guys ang ginagawa ng ABG guys, no? Ina-add niya lahat ng numbers and then dinidivide niya sa kung ilan yung row na meron. So let's move on to SQRT, no? SQRT, getting the square root of each number of a column. So ginagawa naman ito guys, square root naman, no? So for example, nalagay tayo ng kunyari, idadag na lang natin dito guys, no? SQRT. So love nito is yung grade na lang. Square root natin yung bawat grade, no? Para makita parang kalat-kalat na siya masyado, no? Erase ko na lang para makita niyo nangyayari, no? And then pangalanan natin ng square root column. Ngayon, try natin grade. Yan. So ito yung square root guys, no? Yung sa unang square root niya is 1. Papakita ko sa inyo guys, oh. Ayun na. Yan. So ito guys, no? Hala. Ay, sorry. Sorry. Dito pala sa kabila. Lagay tayo dito ng grade. So, yan guys, no? Di ba meron tayong grade 1, 9, 12. So, ang square root ng 1 is 1. Square root ng 9 is 3. Pagdating sa 12, no, meron siyang, hindi siya divisible. Naging 3.1464 and so on. Square root ng 4 is 2 and so on, no? So yan guys, ang ginagawa ng SQRT, square root ng bawat numbers ng isang column. So kinukompute niya ang bawat numbers sa isang row ng isang column, no? Yan ang ginagawa niya guys. Ini-square root niya ang lahat nito, lahat ng numbers nito isa-isa, no? So ang 11 pala is 3.31 yung square root niya. So yan guys, no? Okay naman, ang next natin gagawin, yan, function pa rin tayo guys, no? Functions. And we're going to talk about mean. It shows lowest number from rows of a column. Ngayon guys, ang ginagawa naman ito, kinukuha niya yung pinaka-lowest number
So, sa loob ng column, no, i-scan niya yan and hanapin niya yung pinaka-lowest number. So, for example, so dito guys, for example, kunin natin pinaka-lowest number sa ID or kung sa gay na lang ulit, mean, and then sa loob nito, grade. And sa pangalan niya will be, sabihin natin, lowest number. Yan. So, ang lowest number sa ID ay sa grade is 1. No? Tama yun, di ba? Yan ang pinaka-lowest number sa grade. No? Yung kinukuha niya, guys, yung pinaka-malit na number sa list, sa isang column na yun. Yun ang ginagawa ng mean, guys. Ngayon, ito naman, ang ginagawa ng max. It shows the largest number from rows of a column. So, ginagawa ng max, guys, kinukuha naman niya yung largest number doon sa bawat row ng isang column. So, for example, so yun guys, no? Lagay tayo ng max. And then, ang gagawin natin sa grade pa rin, and palitan natin to ng largest number. So, query natin. Operation success. And napansin nyo, kinuha niya yung 12. Because largest number is 12. Diba? So, kung ilalagay natin ito guys dito mean, comma, mean, pagsama natin guys, no? Wait. Yan. And, syempre, dito, lowest number. Yan guys, no? Largest number, lowest number. Ito yung, sa grade natin guys, ang largest number is grade 12. And the lowest number is 1. Lowest number is 1 guys, no? Sa grade. So, yung ginagawa guys sa max and mean. Maximum number basically, and sa mean naman is the minimum number. Okay? Yan ang ibig sabihin guys ng dalawa. Yung ginagawa guys, no? Kinukuha niya ng max, yung pinakamalaking number. At yung mean naman is kinukuha niya yung pinakamaliit na number. Okay? Now, let's move on to upper naman and lower. So, ginagawa ng upper and lower, guys. Sa upper, syempre, kinakapitalize yung letter. And then, sa lower naman, nilo-lower niya yung mga capital letter. So, pakita ko guys sa inyo, guys. So, dito, guys. Pakita natin, guys, to, no? Pakita natin ng lower capital letter. Capital, and then dito naman is upper, diba? Upper naman will be small, and then sa upper naman will be what? Capital, diba? Now guys, so lower, so kinuha natin si lower, inilagay natin si ilagay natin dito is full name, kasi letters yung pinagkukumpara dyan. Yung binibase dyan yung letters, no? So, wala namang sa grade natin, puro numbers yan, eh, kaya hindi pwede. Dapat is letters, no? So, dito sa upper, will be full name also. And then, lagay natin dito, comma, full name. So, try natin mag-query. Operation success. Napansin nyo guys, no? Yan. Diba ito na yung original? Ito yung original natin na mga names sa ating full name. May pagdating dito sa upper, naging capital letter yung lahat ng mga name. Diba? Naging capital letter, guys. Yung nagagawa, guys, ng upper. Sa small letter naman, which is the lower, small letter, lahat ng mga names ay naka-small letters na. Kasi ginamit natin si lower. Yan ang ginagawa, guys, no? Ang lower, lahat ng letters, for example, kahit na may lower pa yan and may iba-iba yung forma. Lahat ng may capital letter sa loob ng name ng word or name na yan, gagawin niyang small letters. Kapag upper naman, lahat ng mga small letters, gagawin niyang capital letter. Lahat ng small letter, ginagawin niya capital letter ng upper. Using upper, guys. No? Yan. Yan, guys, ang gamit niyan, guys. So, dito nagwawakas, guys, ang ating tutorials for part 2, database manipulation. So, marami pa to guys, no? Tatalakayin natin sa mga iba't ibang klase pag-query.
So thank you guys for watching. Hopefully may natutunan kayo kayong lesson na to natin. See you guys on my next videos. God bless.